We're back! Makikibanding naman tayo sa mga kaibigan natin sa Animalandia. At ito naman ang Naigualyong Sheep Farm. Ito ang pinakamalaking sheep farm sa buong South Korea. Dahil winter ngayon, wala mga tupa sa labas at nandun sila sa loob ng napakalaking barn. More than 1,000 sheep ang nandito at talagang sikat na sikat at binibisita ng maraming mga native na Koreans at mga turista rin. Malamig talaga. Ang Daegwalyong ang pangalan ng mountain pass kung saan tinayo ang 19,500 hectare na pastulan noong 1988. Magmamay-ari ito ng sheep lover na si Yong Daejun. At silipin naman natin itong kakaibang nakikita ko. Eh, feeling cold? Good dog. Of course, kung meron tayong sheep, meron naman tayong sheep dog. Isa sa pinakamagandang o pinakamagaling na sheepdog ay itong border collie. Isang asong ganito, kahit mga 20-30 tupa kaya bantayan. Pagkasarap talaga hawakan ng wool. Kakaiba talaga ang wool ng mga tupa dahil meron itong natural na proteksyon sa klima, sa lamig at sa pagkabasa. Pero itong natural oil coating na kung tawagin ay lanolin. At ang lanolin ay ginagamit mga tao para sa mga beauty products natin, pareho ng lotion at sabon. Tamoy nga. Malansa. Kung aamoy naman natin ang mga tupa, meron silang kakaibang amoy. Itong amoy na ito ay ginagamit nila para unang-una pagmarka ng kanilang teritoryo at pangalawa, for reproduction also. Ang mga scent line na ito makikita sa pagitan ng kanilang mata at dito rin sa kanilang paa. Bukod dito, alam mo ba na kaya din ng tupa na makita ang kanyang likod nang hindi lumilingon? Ito'y dahil ang kanilang field of vision umaabot ng 300 degrees. Yun nga lang dahil sa ganitong katangian, nahihirapan naman sila makakita ng mga bagay na nasa taas. Buti na lang matalas ang kanilang sense of smell para maamoy ang dalakong damo. Ito talagang napaka-amo ng mga tupa rito at sanay na hinahandfeed sila, no? Pero alam niyo ba, na pagka hindi winter, tumakain sila o nag-graze sila doon sa labas, ang tawag dyan ay hefting. Ang hefting, ang proseso ng pag-train sa mga tupa na kumain sa isang lugar lamang para hindi sila kalat-kalat at sama-sama sila. Oh, hindi kasama yan, Brad. Sabi nila yung mga tupa rito talagang sarina-sarina kumakain pagmula sa kamay, eh medyo malakas kumagat. Pero tingnan natin kung kakagatin tayo. Ah, yun, nakita mo naman. Kaya naman tayo hindi kinakagat dahil napakasensitibo ng kanilang mga labi. At ang kinukuha nila pagkuha ng mga damo ay hindi ipin. Labi ang ginagamit nila. Kaya hindi ako nahahagip at hindi ako nakakagat. May laway ba? Wala naman. Napakalinis nila. Ang tawag naman sa mga baby sheep ay lamb. Ang mga lamb ay pinapanganak once a year, kadalasan ay isa o dalawa lamang at bihirang-bihira ang tatlo. Papansinin naman ninyo ang paghawak ko, ganito ang proper way na paghawak sa kanila at hindi naman sila nasasaktan. Ang scientific name ng domesticated sheep ay Ovis aris. Kaya yung constellation aris ay tupa ang korte. Alam niyo ba, noong 2000 BC hanggang 4000 BC, ang mga ancient Egyptians at ancient Sumerians, ang tingin sa mga tupa ay sagrado. Ang mga ancient Egyptians, minamummify ang mga tupa, pareho ng mga tao, at ang mga ancient Sumerians naman ay sinasamba sila bilang Diyos.